So mga kaparokya, bago natin umpisahan ang ikalawang bahagi ng ating online viewership ay may nakita tayong post patungkol sa dalawang noontime show kung saan sinasabi dito na malaki ang ibinaba ng noontime viewership at apektado ang dalawang shows. Well, bago natin pag-usapan yan mga kaparokya, ay humihiling ako na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Pakiclick ang bell icon para una kayong manotify sa mga bagong video na inalabas. At pakidamay nyo na din na i-follow ang aking Facebook page na Mega TV at ang aking TikTok account na Kaparokya TV. Maraming salamat! So mga kaparokya, ngayon po ay araw ng Biyernes, August 16, at pag-uusapan natin ang write-ups ng Lionhear TV hinggil sa di umano'y pagbaba ng viewership ng dalawang noontime show. Mga kaparokya, pasensya nga po pala dahil hindi tayo nakapag-conduct ng views online kahapon dahil may emergency po tayong pinuntahan. But anyway, yun nga, ayon dito sa pinost ng Lionhear TV, noontime viewership slows down, its showtime remains ahead of Itbulaga. Well, base sa aking point of view, ay maintain naman ng Itbulaga ang kanilang ratings na 3% at kung minsan pa ay umaabot ng 4%. Para sa atin ay mas namimit or nakukuha ng Itbulaga ang average ratings nito na 4%. Samantalang ang Itshowtime po ay hindi na po nila namimit ang kanilang TV ratings average na 8.4%. Nitong nagdaang araw, mga parokya, ay dalawang sunod na nakakuha ng line of 6% ang Itshowtime, at ito nga ay ang 6.8% at 6.7% kung saan ito nga ang pinakamababa na nakuha ng Itshowtime buhat ng lumipat ito sa GMA Network. Mga parokya, hindi kasi nare-recognize ng page na ito yung improvement ng ratings ng Itbulaga. Basta masabi lang na mababa ang ratings ay yun na yun, mababa na siya. Siyempre for me, dapat ina-acknowledge din yung progreso ng ratings ng Itbulaga. Sabihin na natin na ahead ang Itshowtime sa Itbulaga, pero malaki talaga ang ibinababa ng Itshowtime buhat ng makuha nito ang 9.4% TV ratings na siyang pinakamataas para sa Itshowtime. Ang GMA din, mga parokya, kung pansin ninyo ay hindi na nakukuha ang TV ratings average na 6%. Kung madalas nga po mga parokya ay 4.8%, 4.9, 4.7 na po ang ratings na nakukuha ng GMA para po sa Itshowtime. Pero dapat maging aware dapat ang GMA hinggil dyan dahil talagang hindi biro ang 4 point something na nakukuha nito dahil malawak po ang TV station ng GMA. So yun nga mga parokya, hindi tayo against sa Itshowtime, pero hindi maganda na kahit nag-i-improve yung ratings ng Itbulaga ay hindi ito ina-acknowledge man lang na nag-i-improve or malaki ang pinagbago, kundi lang sinasabi nito kahit mababa. Maintain po lagi kasi sa mababa ang sinasabi nito pagdating sa Itbulaga. Well, for me, mas naapektuhan ang viewership ng Itshowtime dahil siguro may ilang mga episodes sila na taped or recorded lang. Maybe that is one of the reason kung bakit bumaba. Hindi natin alam, pero tingin ko yun yung dahilan. So ang Itbulaga ay steady naman po sa 3.5% pataas, which is yan po talaga ang nakukuha nila noon pa. So tara, ating alamin ang online viewership ng dalawang noontime show. Para sa Itbulaga under TVJ Facebook page na may 2.5 million followers at sa Itshowtime na may 18 million followers. So as of 1:46 PM, makita po natin dito na ang Itshowtime po ay may kasalukuyang segment na especially for you. Samantalang ang Itbulaga naman po ay Give Me 5. So dito mga kaparokya, ang Itshowtime po ay may 9,600 viewers at ang Itbulaga naman po ay may 5,700 live viewers. So again, as of 1:46 PM, ang Itshowtime ay may 9,500 viewers at ang Itbulaga ay may 5,800 live viewers. So mga kaparokya, basta umabot po ng 5.8, 5.9 ay kinoconvert na po natin ng 6,000. Dahil ginagawa din po natin yan sa Itshowtime, ganun din po sa Itbulaga. So again, ang Itshowtime po ay may 9,500 viewers at ang Itbulaga naman po ay 5,800 live viewers. So
mapunta naman po tayo sa TV Network YouTube channel. At unahin po natin ang It's Showtime under ABS-CBN or under sa GMA Network YouTube channel na may 36.1 million subscribers. At samantalang sa It Bulaga naman po under TV5 Philippines na may 1.96 million subscribers. So as of 1:47 p.m. ang GMA Network, sila ay may 22,000 viewers. Ang It Bulaga naman po, sila po ay may 31,000 live viewers. So again, as of 1:48 p.m. ang It Showtime under GMA ay may 22,000 viewers. At ang It Bulaga under TV5 ay may 31,000 live viewers. So mapunta naman po tayo sa main YouTube channel ng dalawang noontime show. Para po sa It's Showtime, under po yan sa ABS-CBN It's Showtime, na may kasalukuyang subscribers na 2.33 million. Samantalang ang It Bulaga naman po under sa It Bulaga TVJ ay may... Samantalang sa It Bulaga naman po under It Bulaga TVJ YouTube channel na may 1.08 million subscribers. So as of 1:48 p.m. ang It's Showtime, sila ay may 93,000 viewers. Ang It Bulaga, sila po ay may 86,000 live viewers. So again, as of 1:49 p.m. ang It Showtime, sila ay may 93,000 viewers at ang It Bulaga ay may 86,000 live viewers. So bali ang total na nakuha ng dalawang noontime show ay... Mga kaproke, bago natin bigay ang total viewers ng dalawang noontime show, ay humiling ako sa inyo na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Pakiclick ang bell icon para una kayong manotify sa mga bagong video na ilalabas ko. At pakidamay nyo na din na i-follow ang aking Facebook page na Mega TV at ang aking TikTok account na Kaparokya TV. Maraming salamat! So bali, ang total na nakuha ng It Showtime ay 124,000 live viewers, 9,000 para sa kanilang Facebook Live, 22,000 sa TV Network YouTube channel at 93 para sa kanilang main YouTube channel. At pagdating naman po sa It Bulaga, sila po ay may total na 123,000 live viewers, 6,000 sa kanilang Facebook Live, 31 sa TV Network YouTube channel at 86 naman po sa kanilang main YouTube channel. So again, ang It Showtime ay may 124,000 viewers at ang It Bulaga ay 123,000 live viewers. So yan po ang lumalabas sa kanilang online viewership as of 1:50 p.m. At bukas po ay matutunghayan nyo na naman ang panibagong yugto ng ating online views update ng dalawang noontime show. Magpapaalam na po ako. Thank you and God bless.